Okay, nagbabalik po tayo and nasaan kayo? Nandito kayo sa Peaceabilities in CBRC.tv. Dr. Carl Balita, thank you very much for this wonderful mug. Lagi ko na itong ginagamit. Algie, Ryan, Anna, thank you very much. Sila po yung madalas hindi nyo nakikita siguro. Hindi siguro, talagang hindi nyo po nakikita behind the scene. Pero kaya po maayos, kung maayos kami, maganda ang aming programa dahil po sa kanila, yung mga nabanggit ko. CBRC.tv. So, pangatlo, learn and be comfortable with online or digital activities. Yung mga pagbabangko po online, naku, kailangan po matuto na kayo dyan. Matuto, maging komportable, at kasama doon yung how to properly manage, secure your accounts. Yung regularly changing your password. Kailangan po, tinitingnan yan. Maging mapanuri. Baka mamaya, katulad nung nangyari kay Francisco Colaico, may nag-email sa kanya. Yun pala, nag-phishing na. Yung buti napansin niya, yung URL o yung website, wrong spelling. Na double na yung isang letter, pero pag look and feel, itsurang itsura, akala niya, akala mo yung totoong website ng bangko. So, yung pagiging learn and be comfortable, sabihin, marunong mo talaga kayo, manuri kung paano gumamit ng anything online. Be comfortable with the uso na ngayon. Naipilit isaksak sa atin ng quarantine at ng pandemic, yung mga payment o transaction apps, GCash from 8 billion a month, naging 8 billion a day of transaction. Can you imagine yung rise, yung sa RCBC na minsan nag-ines natin dito, Discartec, Paymaya, itong ginagamit ko ngayon, Laika, gift check in electronic mode, GEMS, lakas-lakas na in the hundreds of millions ang transaction. SquidPay, parating po yan. Yung mga banko mismo, they have applications or mobile apps that can help you expedite at mas madali na mag-transact, financial transaction through these mobile apps. And of course, even our desire, part of managing personal finances, investing, can be done online. Pinaka-popular number one stockbroker ngayon in the Philippines is not the old traditional brick and mortar may office na stock brokerage. CitySec Online, the number one volume-wise, client-wise, number one stock brokerage, CitySec Online. Credit and kudos and congratulations to Edward Lee, Dino Bate, the president, Edward Lee, the chairman. They have really did a very good service. Not only because of the pandemic, but through the years, I think more than a decade na, now, ramdam na ramdam ang efficiency, effectivity ng CitySec Online. An investment product, instrument, sabi ng iba, baka scam, for me, a great opportunity, Bitcoins. Bitcoins is the internet of money. From January 1, 2021, hanggang kanina, 6 PM, bago ako nagprograma. Imagine 25% growth gain from January 1 to January 11 in just 11 days. E pag minsan sa stock market o sa mutual fund, 20% a year, hirap na hirap eh. Eto, in 11 days. The past 304 days, mula nung March 13, 2020, nung paumpisa na ang mga lockdowns, quarantines sa buong mundo, hanggang kanina, 6 PM. Imagine, almost times 9 ang pera o paglago sa Bitcoins. Balikan nyo po yung previous episode namin. I think September 2020 yun. Balikan nyo po yung episode namin about Bitcoins. Is it a big scam or a great opportunity? I believe, personally believe, you should get into digital assets. And Bitcoin is one of the better, if not the best, digital asset that you can get into. 1,000 pesos lang po yan.
pwede ka nang pumasok. Lalago pa ba? Tataas pa ba? Ang projection dyan, sabi nung marami kong sinusubaybayan at pinag-aaralan, by end 2021, from the price today, pwedeng umabot ba another 100%? From price today to end 2022, pwedeng mag-time sa 3 pa. And ito yung mind-blowing. In 4-5 years time, 1,000%. I'm saying, get into digital assets. And digital asset, Bitcoin is your best bet. If you're interested that someone can help and assist you get into Bitcoins, email po kayo sa info@kskcoop.com. Okay? Again, malapit ko nang basahin yung mga shared comments ninyo. Ha? Yung shared comments ninyo, may best comment mabasa ko o hindi pagka-review namin, those with the best comment or question, may like a gem kayo from Peaceabilities in CBRC.tv. Last but not the least, rebuild our investments. Review. Review your purpose, target, timeline of investing. Purpose, saan nyo finally gagamitin yung perang pinag-ipunan nyo at pinalago nyo. Target, anong amount? Kalahating million ba? 1 million? 300,000? Timeline, within a year, 3 years, within 5 years, or within, pagdating ko na 65, 20 years from now, identify your purpose, target, timeline. Don't forget your must-haves. Hindi po to investment, pero kailangan. Before or kasabay ng inyong investing endeavor, meron kayong cash on hand, emergency fund, at cash reserves. Okay, yan tatlo na yan. Must have yan. And of course, risk management, lahat po ng investment may risk. The higher the return, the higher the risk. Kung gusto nyo ng high risk, like sa Bitcoin, ang laki po ng risk dyan. Hindi ibig sabihin ng high risk, illegal, or scam, or malulugi ka. Ibig sabihin lang, mataas ang probability na yung inaasahan nyo, hindi nyo makuha. Inaasahan nyo 50%, naging 20 lang. Inaasahan nyo 30%, naging 100%. Mas malaki ang chance pag high risk na hindi nyo makuha yung inaasahan nyo. Kasi walang siguradong investment. Umaasa lang tayo. Do not put all your eggs in one basket. You should get into various, multiple, diversified, iba't ibang klaseng investment. Basta legal, legitimate investments, even Bitcoin. It's a legit way to put your money into invest and diversify, sinasabi nga ni Francisco Colaico. Again, the top 5 to summarize para mapasa ko na ang inyong mga comments at mga question. Number 1, put your records in order. Number 2, establish your financial identity or identities. Identify possible sources of income. Learn and be comfortable with online or your digital activities. And last but not the least, rebuild your investment endeavors. Okay? Final note. Plans should be written down. Huwag pong nasa utak lang ang plano natin. Pag nasa utak lang ang plano natin, nangangarap lang tayo. Focus on what you will stop, start, continue. Baka meron kayong ginagawa na tama, kailangan ituloy nyo yun. Okay? Kung kayo naglilista na ng mga gastusin araw-araw, tuloy nyo po yun. Stop buying things that you just like. Start or restart your saving, your investing, monitoring your expenses, start monitoring and adjusting your plans regularly. Okay? Every 3 months, kasi ngayon sa mabilis na pagbago-bago ng panahon, every 3 months, your written plan should be monitored, reviewed, adjusted if need be. Okay? Basahin natin ang mga comments, yung mga mabibigat para hindi lang natin sila ma-acknowledge, ma-recognize. May chance pa sila manalo ng Laika Gems. This video is very helpful and informative for financial growth, sabi ni Rosemary Jarp. Salamat! Kay Joyce Advincula, hi sir, ilang months na po ako o online selling, lagi ko din pinopromote pero hindi ko pa rin po nakukuha yung puhunan ko. Iniisip ko po baka hindi talaga para sa akin ang online selling. Any advice? Okay, nag-online selling na kayo.
Kahapon lang may kausap ako na matalik na kaibigan. Marketing, product is something, whatever you're selling online. Product is, of course, something. You have to have a good product. But marketing is everything. Anong ibig sabihin nun? Pag minsan, ang pangit ng produkto pero nabebenta, ang galing kasi ng marketing. Ang ganda ng produkto, ang hina ng benta kasi may problema sa marketing. Marketing, suriin niyo pong mabuti. Ako medyo biased, aminin ko po, because I'm in the discipline of marketing more than production. Product is something, marketing is everything. Patingnan mo kung na-reach mo yung tamang market, na kakausap mo ba yung tamang market, na i-impluensyaan mo ba yung markadong gusto mong pagbentahan. Okay? At kahapon, naalala ko pa habang kukwentuhan ko si Dusty Sanchez, baka mamaya in love tayo sa produkto natin, nakatama ang markado natin, pero sinasabi na ng markado natin, hindi nga binibili yung produkto mo, in love tayo doon sa produkto natin. Remember, it's what they buy, not what we sell. Baka, kasi ang hinao ng benta, kasi nga ayaw na nilang bilhin yung produkto mo. Alamin mo kung ano yung binibili nila o gusto nilang bilhin. Hindi tayo nakafocus kung anong gusto natin ibenta. Kay Chris Tulsa, marami po talaga na tao na takot mag-invest, gawa ng takot mag-risk, kaya mas gusto nila mag-deposit na lang sa bank kahit walang tubo. Yes, ang panglaban sa risk dun sa walang kasiguraduhan, number one, panahon. Time. Kapag maikli yung panahon, walang pinagkaiba yan. Gusto nyong ako nasa Pasig, gusto kong pumunta ng Pampanga, maikling panahon, ibig sabihin papaspas, bibilisan ko, takbo ko, very risky. Pwede ako maaksidente, makabangga, o masira yung sasakyan ko dahil sobrang birit ko ng sasakyan. Pero kung pupunta ako ng Pampanga at bibigyan ko ng 4-5 oras na travel time, swabe lang ang biyahe ko. Diba? Hindi ako peligroso ang aking pagbiyahe. Time. Time ang panlaban sa risk. Second, yung PTT na binanggit ko kanina. Purpose, target, timeline. Kasi yun po ang trigger kung kailan mo ilalabas ang pera mo. Pag na-hit mo na yung target within the timeline, hindi ka na magiging greedy. Yung purpose, target, timeline mo ang magsasabi sa'yo to pull out already your investments. Okay? Kay Joyce Advincula, Sir, pahelp po. Gusto ko pong mag-invest sa Bitcoin. Wala pa po ako na-receive na email from them. Nako, Joyce Advincula, wala ka pang na-receive sa info@kskcoop.com. Tatandaan ko yung pangalan mo. Pagsasabihan natin yung mga tiga KSK Coop. Mag-email lang po kayo, info@kskcoop.com. O yan, si Joyce Advincula. Matutulungan, mag-guide po kayo ng KSK Coop. Maganda po bang mag-invest sa mga fast food? Pag-aralan nyo po yan. Katulad nung last week episode natin, food is still good, sabi ni Paulo Tibig. Siyempre, kasi ang tao, kailangan kumain. Pero naiba na po ang forma ng negosyong pagkain. Sa aking pag-summarize nga last week, sa pag-negosyo, anything, ang kahit anong negosyo, pagkain kasama. Sa bahay, consider. Online and being at home. Ano po yun? Yung pagkain sa restaurant, baka humina na. Kailangan yung pagkain, of course, masarap. Yung pagkain, nadi-deliver dun sa bahay. Paano i-order? Paano ko malalaman kung sino ang gustong umorder ng pagkain ko? O yung markado, paano nila malalaman na meron kang produkto na maganda, masarap na pagkain? Online. So medyo magkadikit po. Online and home delivery. Okay? So, fast food, 300 Jollibee stores were closed last 2020. Fast food po sila, the number one fast food company. But, hindi sila naman nagsara completely kasi naiba na rin. Naiba na ang forma. Ang chicken joy na bibili mo na sa mga supermarket, hindi pa luto. Lulutuin sa bahay. Okay? So, yung pagiging online and home aspect, pag-aralan nyo po. Food is still good. I'm an ABM student po, Sir Arman, and I'm glad that I've known you through Lyca app. Thank you. Big help po para sa akin ang
contents, live, and advices nyo, sir, para maging wise ako sa financial plans. Thank you, Crizel Pabellonia. Salamat, magpasalamat ka rin sa CBRC.tv. Dahil binigyan tayo ng avenue to have our possibilities dito sa kanilang stasyon, sa kanilang platform. Beyonce Valdez, after selling my bags, sir, I'm planning to invest again on bags pa rin, knowing na it is also increasing price every year. Okay po ba yun? Admittedly, hindi po ako expert sa mga bags. Ako po ay na mamimili ng mga bags. Naging patakaran at naituro po sa akin, and I think that's a good rule. Before I buy in new, dapat may ma-dispose akong old. Yung pag-dispose, either ipinamigay, ibinenta, dinonate. Okay? Huwag naman sana matapon. Otherwise, hindi pala ganun ka-valuable yung binili. Okay? So, one more. I think we can accommodate one more. Ilang percent po ba kailangan itabi sa sahod para makaipon, sir? Ngayon po kasi, nakakasahod lang ako ng 2K semi-monthly kasi skeletal work po kami. Oh. That's a reality. Well, walang hard and fast rule dyan. Dati, nung araw, nung 2020 BC, before COVID, si Francisco J. Colaico, ang lagi niyang dinidiin, 20% ng inyong sinasweldo dapat daw na itatabi nyo. Ako po, aaminin ko sa inyo, una kong narinig sa kanya yan, inutos o diniktan niya sa akin yan, year 2001. Mula noon 2001 hanggang last year, 2020, hindi ko po nasusunod yon. Yung 20% ng aking sweldo ay naiipon. Wala pa hong, hindi umaabot ng 20%. Nung pandemic, yon umabot ng 20%. Napilit o na napilit ng pandemic, quarantine na kasi talagang less ang gastos yan. Kaya namimit ko yung 20%. Pag hindi nyo po kaya ng 20%, mas importante po na regularly you save than the percentage of amount that you save. Saving is a habit. It's a winning habit. So get into it. Bawat pasok ng pera, kung 2,000 lang ang sweldo semi-monthly, tabi ka ng 200 pesos. Tabi ka ng 100. Yung 100 o 200 pesos na tinabi, hindi naman siguro kayo ikahihirap nyo yun o iguguho ng inyong pangkabuhayan para ka lang nadukutan, nawalan, nahulugan ng 200 pesos. Pero nahulog sa inyong pinag-iipunan. Okay? It's a matter of mindset, people. Si Joyce Advincula ulit. Hi, sir. Paano po pagmaliit yung income ko at lahat na napunta sa expenses, mga essential needs? Paano po ako makakasave? Thanks in advance. Pag nalista mo na lahat ng pinaggagastosan mo in the next 100 days, Joyce, saka mo ko balikan. Ha? Miski na sa like at chat, magpakilala ka sa akin, paalala mo tong January 11 episode ng Possibilities sa CBRC.tv na sabi mo kulang yung sinusweldo mo sa iyong ginagastos, pero hihingin ko sa iyo listahan ng pinaggastosan mo sa nakaraang 100 araw. Doon ko lang ako mag-a-agree sa iyo na kulang ang sinusweldo. Pag maliit kasi ang sinusweldo, baka sobra kasi ang gastusin. Kaya yun ang ating requirement. Last question na gagawin natin, that isa rin sa ina-advocate natin, is the real Filipino time. Kayong mga nasa Laika, alam nyo to. What's the real Filipino time? It's being on time. We start on time, though na-late tayo kanina. We will end on time, though mali-late tayong konti. May overtime tayong konti. 2 minutes. Last message natin coming from Jesden Hernandez. I want to enter online business, Sir Arman, pero kinakabahan po mag-take risk. Gusto ko po sana mga foods po ang maging online business ko po. Ano po ba sa tingin nyo ang estimated puhunan po pag ganun? Pwedeng walang puhunan. Pwede kayong yung isang konsepto last year na sumikat, dropshipping. Ano yung dropshipping? Humahanap ka ng markado, yung bebentahan, hahanap ka rin noong nagsusupply. Wala kang puhunang ilalabas. Siguraduhin mo yung markado, magandang markado, yung magbabayad na markado, hanap mo yung magtitinda, gumitna ka lang, lalo na online ang sabi mo. Tawag nila sa konsepto na yan, dropshipping. Ikaw ang umorder,
pinatungan mo, dinideliver mo doon sa hawak mo na markado. Kaya nga, lalong tumiba yung kasabihan na sinabi ko kanina, marketing is everything. Kasi pag nahanap mo yung tamang market, yung hinahanap nila na produkto, you source it out, wala kang puhunan. Okay? Bilin mo on credit, benta mo, or humingi ka ng down payment, advance payment, para meron kang pan-down payment din dun sa supplier mo. Sa susunod na mga episodes natin, yan ang pag-uusapan natin muli. Online business, e-commerce, the concept of drop shipping. Kasi nga, sinabi natin kanina, di ba? Multiple sources of income, kasama na rin po ang mga online business. Gusto kong pag-usapan yan dahil ako po, kami po, meron kami, patayin ko muna bago tayo matapos. Meron kaming online business, nakikita nga ba? Shopify, inumpisahan po namin yan noong November. Online business, mabagal lang ang aking internet. Ayan. Ayan po yung aming benta online. Gaano ba? Nakikita ba? Okay. For the first 2 weeks, ika-second week pa lang ho ngayon, 30,000 of gross sales. Hindi ko pa ho kita yun. 30,000 of gross sales. Yung practical.com online store, binuhay po namin. We are doing online selling. Mamaya matutulog na ako, merong taga-iba na probinsya o ibang lugar, ma-check doon sa practical.com online store. Maaring meron siyang bilhin habang natutulog ako. Nagtatrabaho yung negosyo. Because that's the beauty of online. Kulang ang ating oras. Overtime na po tayo. Thank you for watching. Peaceabilities here in CBRC.tv. Bye!